In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost. Amen. The angel of the Lord declared unto Mary, and she conceived of the Holy Ghost. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Behold, the handmaid of the Lord, be it done unto me according to thy word. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. And the Word was made flesh, and dwelt among us. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Pray for us, O Holy Mother of God, that we may be made worthy of the promises of Christ. Let us pray. Pour forth, we beseech thee, O Lord, thy grace into our hearts, that we, to whom the incarnation of Christ, your Son, was made known by the message of an angel, made by his passion and cross, be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen. Let us pray for our Sovereign Pontiff, Pope Francis. Thou art Peter, and upon this rock I will build my church. Let us pray. O God, the Shepherd and Guide of all the faithful, look with favor on thy servant Francisco, whom thou hast been pleased to place as pastor over thy church. Grant him, we entreat thee, to help by word and example those over whom he rules, so that together with the flock entrusted to him, he may reach eternal life. Through Christ our Lord. Amen. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. O Mary, conceived without sin, pray for us who have recourse to thee, and for all who do not have recourse, especially the Masons, and all those recommended to thee. Amen. Saint Joseph, pray for us. Saint Michael the Archangel, pray for us. Saint Athanasius, pray for us. Saint Pius X, pray for us. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost. Amen. Magandang gabi po sa inyong lahat. Narito naman po ang inyo at ang ating programa sa TV Apulia Punto Argumento, na pinangunahan po ng The Lay Catholic Apologist International. Ito po niyong lingkod at kapatid sa Pananampalatayang Katolika, Sir RJ Seno. Samahan niyo po ako sa maikling oras, maikling panahon, upang talakayin po natin ang mga bagay na may connection po sa atin pong Pananampalatayang Katolika. Live po tayo sa atin pong tatlong main social media sites, ang atin pong RJ Horolan Sanders Second TV Apulia Punto Argumento, and sa atin dalawang YouTube channels, The Lay Catholic Apologist International Official and RJ Sanders The Second TV. So, hindi pa po nakapag-follow sa mga pages po natin, i-follow nyo po yung mga pages po natin, RJ Horolan Sanders Second TV Apulia Punto Argumento and Kuya Apologist TV page. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng Facebook star, sorry. And then, at the same time, hindi pa po nakapag-subscribe sa mga channels natin, subscribe nyo po yung mga channels natin, The Lay Catholic Apologist International Official, RJ Sanders Second TV, Kuya Apologist TV, and Barrio Kawayan Religious Forum. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng super stickers, super chats, and the super thanks. And ayun, magpapasalamat po muna po ako sa mga kapatid-kapatid mga Katoliko na always po tumutulong at sumusuporta
sa programa pong ito sa pamamagitan po nila Sir Noli Medalla and Family, Sir and Ms. Ronald Descarliar and Family, Sir Romeo Inodio and Family, Sir San Manili and the Family, Sir Tupi Galimit and Family, Sir Jam Dandan and Family, Ma'am Berdan Lapera and Family, Sir Jonard Ali and Family, Sir Raymond Soles and Family, Sir Jerry Minglana and the Family, Sir Ray and Ma'am Sheng Hernani and the Family, Mr. and Ms. Ramonaol and Family, Sir Nico Idrada and Family, Sir Jocelyn Salaman and Family, Sir Joy Villasian Family, Cap John Bungabong and Family, Sir Jopet Sian Amorte and the Family, and also sa lahat ng mga Katoliko na hindi po nagpapabanggit sa mga pangalan po nila, maraming salamat po. And until now, nangangailangan pa rin po kami sa tulong at suporta po ninyo. Sa gusto pong tumulong, sa gusto po sumuporta, pwede po ninyo ipadala ang tulong at suporta po ninyo sa pamamagitan po ng ating mga account numbers and po sa mga screens sa tumatakbong information. And pwede nyo po kaming i-message sa ating pong page kung via remittance po yung pagpadala po ninyo. Maraming salamat po. And yun, mamaya, after this program, actually by 7 PM lang po ako yung program na ito, kasi mga 7 to 8 PM is meron po kami information, pero sa ngayon is instead of Sacrament of the Holy Confession po yung topic natin is yun, sa lahat po ng member ng LCA tsaka sa mga chats natin, group chats, so mag-general open forum po tayo para sa phase 2 ng basic apologetics, so continue na po tayo hanggang sa pinakalast topic, ay ka-13 topics po. So mamaya po, 7 to 8 PM, abangan niyo po ako mga sir. And at the same time, tomorrow, mag-uumpisa po yung tinatawag na LCA pre-membership seminar po natin or before membership seminar po natin. So ayun, yan po. Aha. So 22, 23, and 24, so mag-uumpisa po bukas ng gabi, 7 to 8 PM. 1 hour lang po bukas yung session. Then pagkatapos, pagka Saturday, actually mga whole day po siya, mga 9 AM until 8 PM ng yun, 8 ng gabi. Then pagkatapos sa Sunday, so ang time po niya is from 9 AM to 11 AM. So yan po yung schedule po natin mga sir. So until now is yun, open pa rin po yung tinatawag na registration. So sa magpaparegister, ayun, mag-comment po kayo doon sa mga kung saan po yung naka-post po yung picture na ito. Pwede po kayo mag-comment or i-message niyo po yung page po natin for information, at the same time kung isend po ninyo yung personal details po ninyo. Yan po. And number 3, abangan nyo po ako sa Digos City para itatagpo natin ang chapter ng Davao del Sur this coming April 28. So mangyayari po yung chapter po natin diyan, itatagpo natin with Sir Helson Junciton, Sir Nesu Tinajero, Sir Romil Wenceslao. So sila po yung mga key persons po natin diyan, mga contact persons natin diyan, na sila po yung pinaka mangunguna diyan sa Lay Catholic Apologist ng Davao del Sur this coming April 28. And ako matutuloy, so mangyayari April 20 to 21, so sa Cagayang de Oro City po ako, and I will try my best to magkandak po tayo ng Grand Catholic Religious Symposium po dyan. And yung si Mr. Daig, siyempre gusto ko po face to face, so malapit lang po siya doon sa Cagayang de Oro, so dapat pupunta po siya sa panahon na yan. Okay, so meron pa po akong nalimutan, parang wala na. Okay, so yun, mag-greet po muna po tayo. Ang dami-dami na, 30 viewers na po ang nandito. Dami-dami. Sir Sacred at Michael Rahat, good evening po. Ma'am Analisa Uso, good evening. Sir John Herman Credo, good evening. Sir Eduardo Estacio, good evening. Ah, meron pa pala. Meron pong Armadura Volume 2, Armadura sa Pagtuong Katolika Volume 2. Ayun, open na po yung tinatawag na reservation. Meron po mga iilan. Pero mas pinakamabuti yung nakakuha po ng Volume 1 po natin. Mas pinakamabuti kumuha po kayo ng Volume 2. So baka hindi ko po kayo ma-replyan by next week. So dapat ngayon, bukas hanggang sa Tuesday, so dapat magpa-reserve na po kayo. So same process lang po, magbayad lang po muna, mag-uuna, then pagkatapos yung shipping fee po natin, dyan ko lang po kukunin kung ipapadala na po natin yung tinatawag na aklat. Okay? So yan po, open na po. Magpa-ano po kayo. Ngayon parang meron pong mga 5 siguro ang nagpa-reserve. So yun, kung ilang piraso po yung na-publish po natin doon sa Volume 1, same din po sa Volume 2. Yan po. Okay, Sir John Herman Credo, good evening, sir. Sir Eduardo Estacio, good evening.
Sir Ray Gamo from Negros Oriental, good evening, Sir Sandy Ganosa, good evening, Sir Jeff Ergo, good evening, Sir Claudia Bansado, good evening po, Sir Eman Tobilan, good evening, Sir, Sir Rafi Cabalisa, Sir, good evening, Sir Will Silyakay, good evening po, Sir, Sir Ray Agukoy, Sir, good evening, Sir Idol Koy Unity, good evening po, okay, Sir Don Alex Alba from Guam, good evening po, Sir, Sir Ton Apilido, yes, Sir, good evening po sa inyo, Sir Robert Avila, yes, Sir, good evening po, and thank you po sa ospinto sa programa po natin, maraming salamat, Sir Jake Tan, good evening po, Sir, from Cebu, Sir Tubit Usano, good evening, Sir. Sir Erson Casas, good evening po sa inyo. Ask na ko, St. John chapter 1, verse 11. Dili pa, di ba, wala pa na tao ang atong Ginoong Hesus Kristo ang nga time na hulaan na ba ni San Juan ang iyang nasod, dili mo dawat sa kay Hesus Kristo? Actually, yes. Alam po, and remember na ang writer po niyan is si San Juan na John the Beloved. So, isinulat po niya yan, patay na po ang Panginoong Hesus Kristo. So, ibig sabihin, yung mga records, yung mga statements po niya na sinabi doon sa St. John chapter 1, verse 11, sinabi niya po yun kasi yan po yung nangyari sa Panginoong Hesus Kristo. Sir Ray and Ma'am Sheng, good evening po siya, Sir and Ma'am. Thank you po sa alos pinyo tulad sa program po natin. Technically, maraming salamat. Sir Ruel Sangrano, yes, Sir, good evening po. And kay Ma'am Pritzi, Sir Darrell Manatad, yes, Sir, good evening. Sir Jessery Mejia, good evening. Sir Gentalaba, yes, Sir, good evening. No problem, Sir. Okay, Sir Sandy, as lang ko kaning mga sulpot o sana ni si Alfred Lasanday Kawog, si Daig, Sir. Dila dyan sila kasabot nga makaunaw nagtarong nga sa pagbasa pa lang sa ilang sekta na tukod. Actually, Sir Sandy, ano po yan? Wala po silang pananampalataya. Ibig sabihin, hindi po sila binigyan ng Panginoong Diyos ng pananampalataya para makaintindi sa katotohanan. Yun. O, tinan nyo, di ba? Kahit alam po nila na 83 lang po yung naitatag yung sekta po nila, pero ayun, doon pa rin umaanib. Bakit po? Kasi wala po sila or hindi po sila binigyan ng Panginoong Diyos ng pananampalataya. Yan po. Okay, Ma'am Sheng, shout out sa mga SDA Phuket, Thailand. Good evening po sa inyo, mga sir or mga ma'am. Okay, Sir Gentalaba, yes, sir, again, sir, good evening. Sir Art Bolt, Bolts, good evening po sa inyo from Tagbilaran City. Sir Jerry Tabasa, yes, sir, good evening. Okay, maningkamot pag-ayos sa mga sulpot kay kita. Kung puta sila kadaghan, mga pisal hangtod sa gabi, kaya nga po, Sir Jardy. Sir Momar Pao from Bataan, good evening. Sir Juanito Javier, good evening, sir. Okay, inuno ang naligtas kay Jesus, yan ba ano daw? Diyos ng kanilang ninuno ang nagligtas kay Jesus. Ah, ganun po ba? Ay, binasa niyo po ba yung tama, Mr. Jamal Makadator? Hindi niyo po binasa ng tama yan eh. Bakit po? Kasi ang action ng Panginoong Hesus Kristo, ang ginagawa ng Panginoong Hesus Kristo, ginagawa din po yun ng Ama. Bakit po? Kasi hindi po pwedeng magkahiwalay ang Ama at yung anak. Yon, Sir R.I.P. Jerry Berry, sa tanong ko lang, ayun po sa pag-aaral niyo, literal ba na hindi labanan ni David at Goliath? Literal ba na labanan? Meron po mga theological opinions na yung Goliath po doon, refer po yun sa isang bansa. Meron din mga theological opinions na tinatawag na refer po yan sa talagang literal. Sa akin po, literal po yan. Hindi po, opinion ko po ha, literal po yan. Meron po tayong tinatawag na mga bases. Okay, Sir Ferdinand Baste from Piapi Boulevard, sir. Good evening po sa inyo. Okay, Sir Stanley Early Kaylike, good evening po. Kinsa may tuuhan ang dinuod, kaya nga po, Sir Sandy. Sir Rodrigo Ranos, good evening, sir. Sir Ray, naakay book sa Saturday. We don't care. Sir Andesito Galvez, good evening. Sir Jen, Abuliman, order kag... order ko ga. Yes, sige sir. Actually sir, napadala ko na po yung volume 1, pero ang problema yun, uulit naman po kayo. Sana nung last week pa, sinabi niyo po sir na isabay na lang. So ngayon parang madoble po yung ano niyo, Sir Jen, yung tinatawag na shipping fee po ninyo. Okay, Sir Ini, Mr. Ini Adaya, Pastor ka sir, hindi po. Isa po akong laikong katoliko. Sir Victor Toledo, yes sir, good evening. Sir Jerry Valera from Bislig City, good evening. Sir Ray Silmaro, yes sir, good evening. From Bohol, Sir Arthur Villanueva, good evening po. With volume 2, actually sir, yung this coming Monday po, Sir Arthur, yung inyong batch po. Sige po, pwede po. Pero maabanti po natin sir, instead of this coming Monday po, mapadala po natin Sir Arthur yung aklat po ninyo. So maabanti po natin by first week of April, kasi yan po yung unang batch po natin for the volume 2 na distribution po, Sir Arthur. Sir Del Magan, yes sir, good evening po. Sir Jomari Fabio, yes sir, good evening. Sir Jomar,
Gracias, good evening, sir. Sir Raimundo Bungkalis, sir, good evening. Sir Dennis Capito, yes, sir, good evening. Mga tanong tako, kinsaman nga pari nga nag-ingon, nakinahanglan ang tanang katawahan sa kalibutan, magpasakop sa simbahan katoliko, si Kristo mismo. Bakit kasi sabi ng Panginoon Kristo, ang sino mang hindi mananatili sa akin, magagaya sa isang sanga, puputulin, ayon tatapon at mga susunog. Yan po yung sinabi ng Panginoon Kristo. St. John chapter 10, verse 10, ang hindi papasok sa akin, walang kaligtasan. Yan po, Sir Dennis Capito. At sa Panginoon Kristo, siya po yung punong pari ng ating pananampalataya. So, dapat hindi po siya dapat kontrahin. Sir Junjun Labrador, good evening po, sir. Sir, Ma'am Princess, Inday, Aday, Princess Sheila, Aday, Sheila, Camilio, good evening from Kibawi, Bukidnon. Sir Henry Ilusorio from Malbago, Daan Bantayan, Cebu, good evening. Sir Alan Cayona, yes, sir, good evening. Wala pa man na-receive na ko ang libro. Yes, sir, antay lang po, sir. Antay lang po niya, pasensya na po sa tinatawag na delay. Pero ayun, siguro by Tuesday or Monday, siguro yung last natin na ano. Kung meron pang isang batch na hindi po natin mapadala, possible, yun. Baka madelay lang po ng 1 week, Sir Alan. Pero I think this coming Monday po yung batch po niyo, Sir Alan. Okay, Sir Norman Cosinas from Puerto Princesa City. Good evening, Sir Jen. Mag-forum. Yes po, Sir Jen. Meron po tayong forum ngayon, mga 7 to 8 p.m. Okay, pero ano yan? General Open Forum po yan. So lahat ng mga topics po natin, pwede po natin talakayan. Sir Efren Nakagada, si Sir, good evening po sa inyo. Disgrasya ng ilang aguman instead, gracia, but I don't care. Nausog na ninyo ba? Kamu ginagpausuan na ba? Okay, Sir RL Narit, yes sir, good evening. Yes po, Sir RL, available pa po, sir, available pa. Okay, sir, makipis-tipis, di ay si Daig Nimo. Ewan ko lang po, pero gusto ko po, face-to-face po yung labanan. Sir Algabri Miguel, yes sir, good evening. Sir Alfredo Gualiza, good evening, sir. Sir Alfe, Alfe Tambolero, ay hindi po. Hindi ko na po ito pinababayaran po sa iyo, Sir Alfie, kasi great defender of faith po kayo. Nahiiman naman po tayo kung iano pa natin yan. Iyan na lang po ninyo, sir. Dedagan na lang po ninyo. Yun. Okay, sir, pinagani ang book, sir, referensya yung armadura, sir, para kabalo ko daan. Sige, sir, image na ko niya, sir, ang amount, Sir Ray. Sir EJ Bacleon, good evening. Sir John Marie Stephen Pinto, good evening. Sir Nelson John Seaton, good evening. Sir John Conde from Don Carlos, good evening. Babasya ko lang po ito lahat, ha. Sir Sandy, Sir Katong, send ba na kung video, sir, nakatanong? Hindi pa po, pasensya na po, sir, ha. Kasi ang dami-dami, grabe, hindi lang po isa yung nag-send sa atin ng video. Ang dami-dami. Kanina meron akong nireaksyonan, yung kay Soriano. So bukas, maano po yun, mapopost po yung bukas ng alas 9:30 ng umaga. Sige lang, sir. Panonoodin ko po yan, Sir Santi. Sir Rine Sulikis from Jensen, good evening. Sir Arnel Pibinito, good evening. Sir Ray Uyanggurin, yes sir, good evening po. Sir Lander Ignacio, good evening po. Sir Shamrock Anuos from Malaysia, good evening. Sir Urciano Espina, Sir Leopoldo Ignacio, good evening po sa inyo. Sir Urson Casas, maunang topic ang nagkalamat ng relasyon. Ah, ganun po ba? Ah, hindi na tayo mag-ano, hindi na tayo mag sasali pa sa kanila, pero meron po mga theological basis, particularly sa mga great interpreters ng banal na kasulatan. Talagang literal po siya. Sir Jerry Binting, yes sir, good evening from Cebu. Okay, Sir Junior Mankedo, makig peace to peace, di ay. Okay, we don't care. Oh, sige. So, ang topic po natin, kung hindi ka kaanib sa Iglesia Katolika, kay Kristo ka kumukontra. Eh, bakit po? Kasi hindi po pwedeng paghiwalayin ang iglesia itinatag ni Kristo at si Kristo. Kasi kung paghiwalayin po natin yan, yung si Kristo at yung kanyang iglesia, ang mangyayari po dyan, manananggal po yung ano? Manananggal po yung pinaniniwalaan ninyong tinatawag na Kristo. Eh, bakit po? Kasi hindi po pwedeng magkahiwalay ang ulo at saka yung katawan . Diba? Ephesians chapter 5 verse 23, hindi po pwede, magkasama po yan always. And Colossians chapter 1 verse 18, sabi pa na San Pablo, si Kristo mismo ang nagbibigay buhay sa iglesia ito. So ibig pong sabihin, or sa makatwid, kung si Kristo ang nagbibigay buhay sa iglesia pong ito, hindi po ito mamamatay. Kasi ang Panginoon sa Kristo, hindi po siya lifeless. Kung hindi, isa po siyang eternal, yung life po niya, eternal po. So itong iglesia po ito, eternal po ito. As long as nandito pa po yung sanglibutan, nandito pa rin, nandito din po yung tinatawag na iglesia. Sir Mark Puntillas from Cagayan de Oro City, good evening, sir. Sir Coyers Blue, yes po, sir, online po, via Zoom. Okay, yes po, from Naga City, Cebu, Sir Jose Marceliones. Sir RJ Epil, sige po, sir.
at least nag-advise po kayo ng maaga. Baka makuha po ng courier po natin. So mangyari, talagang mapadala ko yung ano. Iano lang po sir, same lang yung process. Sige, isali ko po yan sa first week of April po yung volume 1 po niya. At least sabay na po yung volume 2. Okay, so yun. Sige, proceed po tayo sa topic po natin. So ngayon, si Kristo at ang kanyang iglesia, hindi po yan dapat magkahiwalay. O ngayon, di ba, tinan ninyo, walang mga sulpot na nagko-comment concerning of this. Pero yung ibang topic po natin, concerning sa kamatayan ng Panginoon, ang dami-dami tinatawag na mga sulpot ang magko-comment ng iba't ibang mga topics. Pero ngayon, itong topic natin, sige, so comment po kayo. Then kung gusto po nyo pumasok, pumasok po kayo para at least tatalakayin natin itong issue na ito. Sir Romy P. Anya, sir, good evening. Totoo po yan, sir. Okay. Hindi po pwedeng magkahiwalay ang iglesia po ito. Bakit? Number one, si Kristo po yung nagbigay ng buhay sa iglesia po ito. Kaya nga po, nang pinersecute ni San Pablo, itong iglesia ito, hindi po ang mga pinersecute yung umiyak. Ang umiyak po dito, ang Panginoong Jesucristo. Sabi ng Panginoon, Saulo, Saulo, bakit mo ako pinipersecute, sabi ng Panginoong Jesucristo. So ibig sabihin, ang iglesia, itong mystical body of Christ, ito tinatawag na iglesia, may connection po ito sa Panginoong Jesucristo. O ito si Mr. Canillas, pastoy pa naman ito. Pero ang problema, tingnan niyo yung bunganga, di ba? Talagang kagaya po sa kanyang pagkatao. Bible, amo ang Bible pag siya ay katong ipakita ni mga kuan na tinatawag na Philippine Bible Society, wala pong Biblia ang Iglesia Katolika Apostolika Romana na galing sa Philippine Bible Society. Wala. Mag-aral ka muna, Mr. Alan Canillas, pastoy ka pa naman. Okay, yun. Mag-aral ka muna yung iba't ibang mga versions. Yung official version ng Iglesia Katolika Apostolika Romana hanggang ngayon, yung Douay Rheims version. Yan pangalawa, itong tinatawag na pinakamalapit English translation is yung New American Bible. Pero yung PBS, eh, hindi po yan. Kahit may pirma po yan ng obispo, imprimatur, and nihil obstat, ibig pong sabihin po niyan, bakit meron po siya tinatawag na nihil obstat, ibig sabihin niyan ay yung mga translation na ginawa po dyan, hindi po kontra sa pananampalatayang Katolika, pero hindi ibig sabihin, nasa Katoliko yan. So ngayon, sinong bulok, Mr. Canillas? Taka lang kada. Okay, it is Mr. Canillas. Actually, papasok po ito dito. Talaga, makikita po natin kung sino po yung bulok. Sir Ones JP, good evening, sir. Sir Rosim Pastoy, kaya nga po. Sir Don Alex Alba, kaya nga, sir. Okay, Sir RG, ano po yung Jesuit? Isa po yung ano, sir? Isa po yung tinatawag na congregation ng mga paring Katoliko. Pero hindi po yan sila yung Iglesia Katolika, hindi. Kaanib lang po sila sa Iglesia Katolika Apostolika Romana. Okay, Sir Gregory Tabloy, yes, sir, good evening po sa inyo. Wala dai klaro ng pastoy. Ay opo, talagang mga argumento po niya ay talagang ba napanood ko yung isang video po niya, talagang natatawa ako. Bakit meron sa ngayon napanood ko, meron pa naniniwala sa ganyang klaseng turo? Wala. Ngayon, balik po tayo sa issue po natin. Si Kristo at ang kanyang iglesia, hindi po ito dapat magkahiwalay. Number one, si Kristo ang nagbibigay ng tinatawag na buhay ng iglesia pong ito. Sige po, Ma'am Bitaya. Okay, i-check ko po, Ma'am. Okay, si Kristo po ang nagbibigay ng buhay sa iglesia pong ito. Kung si Kristo po yung nagbibigay, so hindi po question yung kanyang existence from the time of the foundation until now. So, sa makatwid, ang iglesia pong ito, hindi po ito mawawala. Hindi po ito mawawala. So ngayon, for example, itong sektang itinatag ni Mr. Canillas, pag susulpot po yun, pag magsasabi po sila na sila po yung iglesia na itinatag ni Kristo niya, pagkatapos before Mr. Canillas, wala pang iglesia pong ito, boot-boot na! Boot-boot! Bulok lagi tao, matuon ni mo. Boot-boot! Boot-boot! Okay. Yun. Number one po yun, si Kristo mismo ang nagbibigay ng buhay sa iglesyang ito. Kaya nga po sinabi ni San Pablo, si Kristo ang ulo, ang iglesia ang kanyang katawan. Ang nagpapagalaw sa iglesia pong ito ay ang Panginoong Jesucristo. So kaya nga kung kakalabanin ninyo ang iglesyang ito, so ibig sabihin, kinakalaban ninyo ang ating Panginoong Jesucristo. Yes po, bulok na bulok, gaya ng isang mangga.
Diba? Pag ang isang mangga kasi, pag mahulog po yan, galing po sa puno, yung punong mangga, pag mahulog po yan, talagang magiging liki po yan. Pag maliki po yan, pagkatapos hindi makuha, ayun, mabubulok po yan. Tinan nyo yung mga argumento po niya, bulok. Okay, Ma'am Fritz, yes ma'am, good evening, good evening. Kanilas para matauhan ka, kaya nga po sir eh. So yun. So, hindi po dapat magkahiwalay ang iglesia pong ito. Hindi po. Ang Kristo, hindi po yun. So, ngayon, itong iglesia ito na sabi ng Panginoon na my church, itong iglesia ito na sabi ni San Pablo na itong iglesia ito ay yan po yung binigyan ng buhay ng Panginoon sa Kristo. Saan pong iglesia yan? Sa ating panahon ngayon. Ito bang kay Mr. Canillas? Hindi! Sulpot lang yan eh. Nagbabasa lang ng Biblia pagkatapos ayun nalagyan sa kanyang isip kasi nalagyan po kasi ng dumi ng ibon, kaya nga sabi niya magtatag ako ng sarili kong iglesia. Ayun, nagtatag pagkatapos siguro yung member lang niya, yung pamilya po niya. O yun, diba? Gayon lang sumulpot. Ay, hindi po yan yung iglesia ang tatag ng Panginoon. Sir Ray Sumpay, Sir Claudia Bansado, good evening po. Sir Jeff Simon Santo Ibarra, Sir Bert Runwell, good evening po. Sir RJ, may connection po ba ang Katolika sa Constantinople? Opo. Meron po siyang connection, lalo na sa first 1,000 years. Talagang hindi po magkahiwalay ang Eastern at Western Church. Sir Jonathan Florentino, good evening po, sir. Yan, Sir Bert Runwell, good evening again. Sir Claudia, testing og adtog Roma mo lagi. Sir Ma'am Jovi, alias ko. Yes po, ma'am. Same po yung amount ma'am sa volume 1 po ma'am. Okay, sige po, mag-aantay po ako ma'am. Actually by sa first batch, I will try my best na yun. Kung sino po yung nag-ano po yun sa first week of April, yan po yung masendan po natin. Okay, Sir GR Pagatbatan, good evening po. Ano raw? Alexandria, Egypt. Dito nag-aaral ng biblical history si Mr. Alan Canillas. Bible raw pagkatapos sa Alexandria, Egypt, takka lang ka. Yan po bang sinasabi ninyong kami ang bulok? Kung paano kayo magsasalita, makikita ko na kayo po yung natatamaan sa sinasabi po ninyo. Ano raw, Bible? Galing sa Alexandria, Egypt? Takka lang. Ay, nalang! Ah, grabe itong mga taong ito, may mga diferensya. Okay, sige, proceed po tayo. Sir Jose de Lantaria, sir, good evening po sa inyo. Okay, so ngayon, si Kristo at ang iglesia, hindi po ito magkaiwalay. Kailan po itinatag ng Panginoon sa Kristo ang kanyang iglesia? 33 AD, di ba? So, ibig sabihin, sa first century, nandyan po yung iglesia. Kaya nga po, meron pong persecutions eh. Three great persecutions sa panahon ng first century from Nero, pagkatapos Domitian and Trajan. Yan po yung ano, yung mga great persecutors sa first century. Second century, another na naman. Third century, another na naman. So ibig sabihin, nandyan po yung tinatawag na iglesia kahit persecute po sila. And ang history, hindi po magsisinungaling. Sir Marvin Tinio, Ma'am Norin, and Sir Tata Pulbadora, good evening. Makalingaw, Diyod ang imong kinatawan. Kaya gani, sir. Okay, gi-expose na ako. Expose ba, God? Na mo exposition nimo kaluoy po toy. Katungingon nimo mga term, katungingon yung mga term, or yung mga taong mutuo nimo. Di ba? Or di mutuo nimo. Kaluoya po na. Mo te exposition ninyo. Hindi ka nga marunong kung anong approach ng translation ng mga translators concerning sa bawat version eh. Hindi ka nga marunong pagkatapos sasabihin ng mali ito. Yung taong ito diferensyado. O sige, bibigyan kita ng example. Okay, bibigyan kita ng example ha. Okay, St. John kasi may nakita ko eh. May na-send po sa akin na video eh. Okay, St. John chapter 1 verse 1 Greek. Okay. Hindi. Ayun. Aha, Greek. Sige, ipatranslate po natin sa kanya ng formal form. Sige nga po. Greek text. Okay. Dito po tayo sa ano. Ayun. Sige, ano po natin ito. Okay. Yan po. I-share screen po natin na Mr. Canillas, kasi grabe da. Dami mong alam eh. Sige, ano po natin ito? Basahin niyo po pagkatapos isulat niyo po yung translation. Ang hihingiin ko po sa inyo yung tinatawag na formal form of translation. Okay. Sige po. Ilagay po ninyo
Aha, Sir Cabarón LM, good evening po. At sa Inquisition period, ang Romano Katoliko na naman ang nag-persecute. Ah, ganun po ba? Sa Inquisition? Di nyo ba alam na yung tinatawag na persecute sa panahon na yun is yun yung mga taong rebelde at mga erehe? Hindi ba kayo nagbabasa ng history, Mr. Van Avip? Or siguro baka nakinig lang kayo sa history ng pastor ninyo. Yung Inquisition nga, yung term nga ng Inquisition, hindi ganyo maintindihan yan eh. Diba? Sir Efren, naghimo na po story. Kaya nga po, Sir Efren eh. Okay, mag-live po karon. Dito ka pasok. Bakit mo papasok yung sa live mo? Dito ka nag-comment. Pumasok ka kung gusto mo. I-translate mo ito formally, itong St. John chapter 1 verse 1. Then after on that, yun, magtatanong ako sa inyo, anong mga ibig sabihin na nandyan ng mga termino. Okay, sabi ko nga na nga ba, naghatak lang ng 2 viewers, kaya pumasok yan, kaya nga po, Sir Claude. Sir Iman Tubil niya, Sir, good evening po sa inyo. Unya, mag-live ka, tinuod na ka, lagi. Okay, so yun, balik po tayo, kasi natatawa ko sa mga argumento ng sulpot na ito eh. So yun. So, si Kristo at kanyang iglesia hindi po yun magkahiwalay sa lahat po ng tinatawag na panahon. So ngayon, kung titignan po natin, wala pong ibang iglesia na nag-exist from the 1st century AD until now, yan po yung Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana. Wala pong iba. O sino po yung pinersecute sa 1st century? Iglesia Katolika po yun. 2nd century, Iglesia Katolika din. 3rd century, Iglesia Katolika din. Sa panahon ni Julian the Apostate, Iglesia Katolika din po yung pinersecute. Oh. Then pagdating ng sa panahon ng tinatawag na Inquisition, eh bakit meron pong tinatawag na Inquisition? Eh bakit po? Kasi yung mga irehe po noon, threat po ito sa tinatawag na society po noon. So kaya nga ang simbahan Katolika nagtatagpo siya ng tinatawag na Inquisition Tribunal. Ang pinakamabigat na punishment na ibinibigay ng Iglesia Katolika para doon sa mga taong napapatunayan na they are heretics is excommunication. Hindi po pagpatay. Pero bakit po sila pinapatay? Dahil yung mga erehe po noon, kinikilala ng gobyerno na sila po yung mga rebelde. Ano po ba yung punishment ng mga rebelde? Kahit na nga sa Pilipinas, death penalty. Yun. Hindi po Iglesia Katolika po yung nagpapatay. Eh, pataka lang. Ay, ano raw? Okay, ha? Wala mo't maulagi, sir. Kao ang bugok, maulagi, sir. Okay, ang Papa niyo nga humingi ng apology. Ah, ganun po ba? Ano po bang hiningi ng apology ng Santo Papa? Yung ginawa ng Iglesia Katolika o yung mga ginawa ng kanyang mga kaanib? Itong mga taong ito, mga diferensyado, hindi marunong magbasa. O kung marunong magbasa, hindi marunong mag-umintindi. Okay, Sir RJ, may connection po ba ang Katoliko sa Roman Emperor? Yes, for the 3rd and to 5th century, meron. Meron po. Bakit po? Kasi kung wala po yung Roman Emperor, ang mangyayari po dyan, wala pong hindi po mangyayari na lalaganap ang pananampalatayang Kristyanismo. Kaya nga noong 381 AD, through Emperor Theodosius I, hindi ko nagkakamali, i-declare po niya na ang Kristyanismo ay magiging official religion ng buong Roman Empire. Dahil po yan sa ginawa ni Julian the Apostate, kaya nga binalik ni Emperor Titus I. Yan po, Mr. Adaya. Sir Stanley Early Kaylikay, good evening, sir. Hala, maglapad iyang utok, ana, sir. Kaya nga po, eh, sabi niya, marunong daw po siya mag-ano. Sige, pasok ka, pagkatapos i-translate mo yan. Sabi mo, ay, yung Biblia ng hindi yan, mali yan. Oh. Kasi meron ko nakita sa kanya, dahil wala yung words doon sa King James Version na binasa po niya, pagkatapos doon sa Philippine Bible Society, wala. Sabi niya, mali yung PBS ay talagang. Yung mga scholar protestante, hindi po sila sangayon sa Iglesia Katolika, ay talagang matatawa po sa mga pamamaraan po ninyo. At sasabihin po nila na nakakaawa itong tinatawag na little knowledge very dangerous. Okay, sana nga kayo sir, nagpataka mo lagi sir Antonino Sarona. Okay, Sir Ray, lagi sir, mag-release ka na lang sa live po, sir, friend. Okay, paano naging kaya nga po, Karen, sir. Nobody, sir, good evening. Okay, kaya nga, tinatorture the church used the civil authorities. Ang simbahan Katoliko pa ang nag-used? Hindi po.
hindi magigla sa Katolika bakit tinutorture po sila. Bakit? Kasi yun, ginagamit nila ang pananampalatayang Katolika bilang shield para ituro nila yung mga bagay kontra sa Iglesia Katolika at gobyerno. Pagkatapos sasabihin nyo na yun po yung totoong Kristiyano, edi dapat hindi kayo naniniwala sa Biblia. Kasi yan yung mga turo po noon eh. Ah, meron pong mga tinatawag na mga Muslim po noon na nagpapakilang Kristiyano pero hindi naman totoong Kristiyano. Pagkatapos meron pong mga Hudyo nagpapakilang Kristiyano pagkatapos hindi naman sa totoong Kristiyano. Hudyo po sila. O bakit kayo hindi umaanib sa Judaism, Mr. Bin Aviv? Bakit hindi kayo umaanib sa Islam? Niyabag Sir Bernard Garas, Sir, good evening, good evening po. Okay, Sir Jesus Padding, yes, Sir, good evening. Kaya nga po, Sir. Totoo po yan, Sir Jesus Padding. Okay, di man kasikat mo alagi. Eh. Ganito kasi yung kompleto na Biblia ng Katoliko binawasan ng Protestante kasi wala sa kanilang Biblia. Kaya nga po, Sir Claudio, totoo po yun. Sir Jonard Alia, yes, Sir, good evening, good evening po. Sir, yung last batch po, Sir, yung last na padala po natin is kasalip yung sa inyo. Baka tatawag po yung taga-GNT po sa inyo, Sir. Sir Iman Tubilan, yes, Sir, good evening. Again, Sir Rafi Cabalis, tama, Jude, na saying little knowledge is buried dangerous. Kaya nga eh. Sir Ajay, may connection po ang Katoliko kay si Sir Nero. Wala po. Wala po sa lang connection. Naging may connection po ang Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana sa panahon po ni Constantino. Bakit po? Kasi yan po yung tinatawag sa history ng the triumph of Christianity. Kasi for the first, second, to third century AD, ay yun, persecuted po sila. Kaya nga po, nilegalized ni Constantino yung Christianismo. Eh bakit po? Kasi yun, illegal po sila sa Imperyong Romano eh. Kinsa nagdalas din noon sa Katoliko sa Pilipinas. Katong taga Espanya. Nagibit-bit ni Fernando Magallanes. Yung kanang Espanya, Mr. Marcial Heruela, ang nakapunta po doon sa Espanya para magturo ng Ebanghelyo sa San Pablo. And majority, 90% ang nasa Espanya for almost 2,000 years, pananampalatayang Katolika po yung hinahawakan po na. So, ibig sabihin, or sa mga tuwid, yung pananampalatayang natanggap ng mga taga-Espanya galing kay San Pablo, pananampalatayang Katoliko, hindi pananampalatayang ng mga sulpot. Sir RL Nalit, mahadlok man ang mga sulpot mo alagi, Sir RL. Okay, ganun po ba Mr. Van Abib? Sige nga po. Aklat ng music. Eh bakit ko na state po yung tinatawag na complete information concerning the Inquisition? Yung problema sa inyo, instead of magbabasa kayo ng story, doon kayo naniniwala sa story ng pastoy ninyo. Sir Kim Tilos, yes sir, good evening. Sige po Sir Jonard. Sir Claudio, si Pablo nagpunta, kaya nga po Sir, totoo po yun. Okay, wala na si Mr. Canillas, hindi na po nag-comment kasi ipapatranslate ko po sa kanya eh. Then pagkatapos sasabihin niya na tama po yung translation po niya, pagkatapos may itatanong ako sa kanya. Okay, kaya nga po Sir Delmagan, yes sir, good evening po. Sir J. Abria Kadungo, good evening, good evening. O, tingin nyo diba? Ang topic natin is about Iglesia Katolika, pero ang mga tanong ng mga sulpot, iba sa topic natin. Ay, nalang. Giyon sa pagdaog-daog sa Makastila ang mga Pilipino, wala biya daog-daog ha? Meron po mga iilang mga lugar na ayon, talagang merong mga abusadong mga pari po noon. Mga abusadong nasa gobyerno ng tinatawag na Espanya, pero ayon sa batas ng Espanya, kahit ang sino mang mapapatunay ng mga Espanyol, mapari man yan o nasa gobyerno na mag-aabuso ito sa mga Filipino, yon magbibigay po sila ng tinatawag na punishment. Kumbaga, and ang pinakamabigat na punishment is yun, death penalty. Magbasa ka nga ng tinatawag na history ni isinulat ni Gregorio Saide. Okay, Sir Edsat Enterprises, Sir, good evening po sa inyo. Tanong ko lang, anong pakialam ng mga sulpot sa Biblia na sasabihin nila ang Katoliko di sumunod sa nakasulat sa Biblia, di naman nila aklat, kaya nga po, Sir Edsat. And at the same time, wala po silang credibility to declare or to judge na mga Katoliko ay hindi sumunod sa Biblia. Eh, bakit po? Sulpot po sila eh. Sulpot. Ang 7 days po ba na dyan sa hindi pareho sa araw natin ngayon? Hindi po sa Jared Pagatpatan. Pero, i-pronunciate po yan kasi yung Biblia po kasi, Sir, is salita po yun ng Panginoong Diyos na ginamit po yung salita ng tao. So, kaya nga mo, yung presentation ng tinatawag ng mga writer, yung writer ng tinatawag Genesis, so, pronunciate po niya yung creation same sa pag-iisip po niya. Pero nagre-represent po 'yon sa tinatawag na creation na ang lahat ng mga nilalang ay galing sa Panginoon at ang Panginoong Diyos po mismo yung gumawa.
Sir Joey Madrid, yes sir, good evening po sa inyo. Kasi karon saba kayo social media kapag takag baka normal niyan sa kanila eh. Para kasi parang nadedehado na po sa 10% po nila eh. Nag-search po to sa kanilyas kaya nag-loading mo alagi. Actually, ang tanong ko po sa kanya sir Efren is yung formal translation ng St. John chapter 1 verse 1. Kasi meron po yung mga approaches yung ano eh. Kasi nag-judge po siya na ang PBS ay mali. Kasi King James Version lang po yung tinatawag na tama. Yun. So, meron akong mga tanong sa kanya na tinan natin kung talagang alam po ba niya yung approaches ng mga translations ng tinatawag na Biblia. Okay, yan ang nangyari, Sir RJ, sa mga sulpot. Pag makabasa lang ng Bible, kunti, kahit hindi marunong umintindi. Kaya, yan po yung problema, Sir, Sir Just Atilasor. Good evening, sir. Sir Edgar Dimol from Davao del Sur, good evening po sa inyo. Ay sir, itatatag po natin yung ano chapter ng Davao del Sur, baka gusto po ninyong sumali. Sir Edgar Agay, good evening po sir. Sir Joey Servan, sir, i-message po yung page po natin sir. At doon po ninyo ibigay po yung information po ninyo, yung name, complete name po ninyo sir, yung address po ninyo, yung parish po ninyo, and at the same time yung number po ninyo Sir Joey Servan. Okay, Sir Emil Balasaba, si sir, good evening. Dili man ako masunod sa imo topic, ang mga sulpot. Malagi na Sir Ramil. Sir Edmond Edmond Lipitin. Yes sir, good evening po. Good evening po sa inyo. Bisa kung saan ninyo pangilad, hapit na mamahurot. Ah, ganun po ba? Hapit na mamahurot na last year is 1.2 billion, ngayon 1.3 billion na. Yan po ba ang hapit mahurot? O kayo yung hapit na mahurot? Ay nalang. Friend na pastor kaya nga po sir. Yun, Sir RJ, ano po ibig sabihin? Sige po, sir, titignan ko po, sir. Kasi hindi ko po memorize lahat ng Biblia po, yung nakasulat sa Biblia, lahat po, sir. Titignan ko po muna yung translation po, sir, and at the same time, yung mga commentaries. Sir Rafi Paliega, good evening po, sir. Ha, si Pastoratoy Bacalaris Unta, maoy is umusulod, mo lagi. Okay, bull ed extra panda to crush like a venomous snake. Those who post the RCC, bakit po i-declare po yan? Bakit po ipinalabas po yan? Ano reason? Ano po reason mo, Mr. Van Aviv? Yung sinasabi po si mga Katolika na crush like a venomous snake. Bakit? Kasi yung mga erehe, kasali po kayo, yung mga bunganga po ninyo, yung mga pag-iisip po ninyo, pag-iisip po yan ng demonyo. Kaya nga dapat i-crush po yan. Yung mga peking sekta, handa silang pumatay para sa founder nilang tao. Samantala ang Katoliko, handang magpakamatay sa Diyos namin. Kaya maraming martir sa Katoliko. Kaya nga po, Sir Jonar. Totoo po yun. And yung mga pinakauna mga missionaries na dumating dito sa Pilipinas, yun, mismo ang mga istorya sa Pilipinas. Ating bansa ay nagsasabi na na-convert ang mga Pilipino, hindi po sa espada, kung hindi na-convert ang mga Pilipino dahil sa tinatawag na virtues and yung mga pamumuhay ng mga paring Katoliko na dumating dito sa Pilipinas noong dumating si Fernando Magellan dito sa Pilipinas. Okay, sir, sino pa po nandito? Sir Randy Hebreo, yes sir, good evening, sir. Okay, wala pagani mo kalapaw sa kuminki mo, alagi sa Ray. Ma'am Miriam Alcaria, pabayaan na nang sulpot kahit anong gawing paninira nila, kaya nga po. Pero wag po natin, ano ma'am, kasi nire-rebat po natin sila kasi meron po mga innocent yung mga Katoliko na nagbabasa sa mga komento po, dapat po natin sagutin. Okay, asa mabasa nga, good evening, asa mabasa nga miha pa sa ribulto. Sir Alan Jello is a Josue chapter 7 verse 6. Okay, sabi 35,000 daw na manuscript ang nakolekta na St. Jerome. Baka pwede ka makahingi sa Vatican, ibigay mo sa mga sulpot. Sir Arnold Valencia, yes sir, we don't care. Sir Filiang, good evening sir. Okay, nakalito po kasi. Sige po, titignan po natin. Sir Romeo Jackie from Butuan City, good evening. Sir Alfe, ay kaning mga sulpot, mahilig chop-chop ng isto. Kaya nga po, Sir Alfe. At least yung mga video po ninyo sir, at least binubuko po ninyo yung mga ibang sekta. Okay, Pastor Chop-Chop. Sir Samuel Estelliori, sir, good evening. Unsa man gyud ning indulensya, wala kayo ko nakasabot. Ang indulensya po, sir, yan po yung nagtatanggal sa mga damages sa mga kasalanang nagawa po natin, Sir Samuel. Bakit po? Kasi every tao po kasi na makakagawa ng kasalanan, meron po siyang equivalent na tinatawag na damage. For example, yun, yung always ko pong binibigay po dito na example, kung makakabasag po ako ng isang boteng soft drinks, pagkatapos humingi ako ng
ng tawad doon sa may-ari na patawarin niyo po ako kasi hindi ko sinadyang nabasag po yung ano ninyo, yung tinda po ninyong isang boteng soft drinks. Sasabihin ng may-ari, ay walang problema, pinapatawad kita. Pero bayaran mo yung nabasag mo. So, sa mga tweet, every kasalanan na nagawa po natin, meron po yung equivalent na damage. So, sa panahon po ng kumpisal po natin, matatanggal po yung tinatawag na guilt po natin kasi get and damage po yan eh. Ang matatanggal lang po dyan is yung tinatawag na guilt po natin. Pero yung damage na dapat natin bayaran, mananatili po yun. Matatanggal po yung tinatawag na damage na kung gagawa po tayo ng spiritual and corporal works of mercy. Kapag hindi po natin mabayaran ang damages na yan, while nabubuhay pa po tayo, doon po natin yan babayaran sa purgatory. Kaya nga po, susunugin po tayo doon at tatanggalin ang mga damages na yan bago pa tayo papasukin doon sa langit. Pero, while nabubuhay po tayo, matatanggal po yan sa pamamagitan ng corporal works of mercy and spiritual works of mercy. So, kaya nga every novena po natin, magrosaryo po tayo, basta nasa estado po tayo ng grasya, meron po yung tinatawag na mga approved days of indulgences. So kung sasabihin ng Panginoong Diyos na okay, one day ka dyan, pagkatapos sasabihin ng Iglesia Katolika, okay, ito, matatanggap mo itong indulhensyang ito. So instead of one day ka, pagkatapos meron kang servisyo na 2 or 1 hour na inalaw ng Iglesia Katolika na natanggap mo sa panahon na gumawa ka ng spiritual and corporal works of mercy, ayun, instead of one day, matatanggalan po niya ng 1 hour. So instead of 24 hours, magiging 23 hours na lang po yan. So yan po yung tinatawag na indulhensya. Okay, ayun na. Sino pa? Sir Sam De La Cruz. Sir, good evening po. Sir Kim Tiros Cabalo naman na ang mga sulpot na churches ng livelihood lang ng ilang pundok. Kaya nga po, Sir Kim. Totoo po yun. Sir Jayville Mix TV, good evening, sir. Sir Dodoy Eve, good evening po. Sir Rosario Angay Gamiton na sir, yung 3 mysteries po. Sir Dodoy Eve. Sir, sino ba yan? Sir Edgar Pison, good evening. Good evening po sa inyo. Dili mga tubo kasi baka kayo mabuking. Kaya nga po, sir. Sir Rodel Maga, na yun. Sir Isidro Pasyol, mahilig magbasa ng libro ng mga SDA, sir. Mayon na sila kantahan no, si Bacalaris o Daig sa kanta nga putol. Sir Arin bro, Sir Arvin Calabroso, good evening po sa inyo. At sa inyo pong pamilya. Okay, asa po mabasa, ang dami-dami pong mabasa. Sir EJ Baclayon, good evening po sa inyo, sir, at sa inyo pong pamilya. Sa ngayon po ha, 1 hour lang po muna po ako ngayon ha, kasi pagka 7 p.m, so mag-umpisa po yung session po namin, 7 to 8, kasi every Friday po yan eh. And yun, after these 13 topics ng every Friday po namin, so yung group na ito, so ililipat ko po ito sa ibang araw, for another formation po and yung mga bagong yung new graduates po ngayon sa batch 1, yan na po yung ipapasok po natin for our basic apologetics seminar. So yan po, parang by level po yung mga sessions po natin, mga sir. Okay, so yun, aha, sige na mo iwa sa Biblia. Ano si Ellen G. White, ano sa Biblia? Anong talata sa Biblia, Mr. Silver Jewel, na nandiyan po yung pangalan ni Ellen G. White? Maniniwala ako sa inyo pag mabasa po yan ninyo. Baka pwede po masingit yung Second Peter. Sige po, sir. Ano po natin yan? Actually, babasahin ko po yung tinatawag na mga komentaris po niya, Sir G.R. Pagatpatan. Hindi lang po isang komentaris po yung binabasa ko po, sir. Basta magbabasa po ako ng mag-i-interpret po yung nakasulat. Titinan ko po muna yung mga komentaris before po tayo magagawa ng tinatawag textual criticism, historical, yun. Okay, Sir Antic Sanchez, good evening po sa inyo. Ingon mga sulpot, sir, nga ang reliyon dili makaluwas kung sana katinuod. Ay, mga butbuto na sila, sir. Tinuod na para sa ila. Totoo po yan para sa kanila. Ibakit po kasi yung mga sekta po nila hindi po tatag ng tagapagligtas. Kaya nga po sinasabi nila na ang reliyon ay hindi makapagligtas. Bakit? Kasi yung reliyon na inaaniban po nila ay nagtatag tao lang, hindi tagapagligtas. E sa atin, sinasabi natin na merong reliyon na makapagligtas po sa atin. E bakit po kasi ang natatag ng iglesia ito ay ang tagapagligtas mismo. Kaya nga po Ephesians chapter 5 verse 23, sinabi ni San Pablo na si Kristo yung ulo at ang iglesia ang kanyang katawan at siya mismo ang tagapagligtas sa katawan na ito. Yan po, Sir Antique.
Okay, kaya nga po Sir Jose, Sir Edgar Sismar. Yes sir, good evening po. Shout out Sir RJ Dong Ano Sismar na naghulat jud sa imong live. Ay, good evening po Sir Dong Ano Sismar. Good evening po sa inyo at sa buong pamilya po ninyo. Salamat kay Sir RJ kapag yun ang naka-explain ako ana about indulgence. Ay, sa Iglesia Katolika po yan sir. Okay, we're nag-drop out na si Natoy Diri sir, so we don't care. Yun, may mabasa po Mr. Silver Jewel na pangalan ni Ellen G. White sa Book of Revelation. Patagka na po gawa. Okay, basahin nyo po, delete mo mailan. Ah, ganun po ba Mr. Giscarlo Usuris? Eh, bakit po ba? Refer po ba yan sa whole Bible, Mr. Giscarlo Usuris? Basahin nyo nga ng tama pagkatapos, yun, sabayan nyo po ng grammar. Kung buong Biblia ba yan tinutukoy po dyan sa pinadayag 22:18-19. Talagang kayo po yung mangingilad rito kung ganyan po yung pagkakaintindi ninyo. Okay, sir, yan yan lumakang ni sir. Good evening, sir Joey. Ang volume 1 and 2 po, sir Joey Servant, is every volume po is 500 po, sir. Okay, yun. Yan, sir Ferdinand. Gihaumaumo alagi, sir Ferdinand. So, mamaya po, 7 p.m. So, yun, sa 7 p.m. na po. So again, yung seminar po natin, March 22, 23, and 24. So yun, magpa-register na po kayo. Magpo-post po ako ngayon ng new update, this mga 8 p.m. or 9 p.m. siguro. Then fill up po kayo doon or i-send po ninyo yung tinatawag na information sa inbox po natin. And meron lang po tayong maliit na registration sa panahon na yan. And yun, yung mga nag-order po ng book ng volume 1, yung mga ano natin, yung tinatawag na ano ba yun, yung manuals and yung compiled references po natin. So ayun, pwede na po kayong ano, pwede po kayong mag-order, magpahabol. Pero sa volume 1 ng Armadura is ang natin na lang po na available is 18 po lahat kasi meron pong at 18 na lang po yung natira. So pag maubos na po yung 18, so wala na po. Hindi na po ako magpapublish ng another na ano, depende po sa darating po na panahon kung pangangailangan talaga. Yan po, Sir Ray Peter Kabuntukan niya, sir. Good evening po sa inyo. And yun, and sa mga nag-order, so nagpapadala na po tayo. And antayin lang po ninyo sa mga doors po ninyo or may tatawag po sa inyo na yun, i-deliver po yung mga parcels na napadala po natin. Sir Chanka Krishna from Malabar, Batangas. Good evening, Sir Ray Kabuntukan. Good evening po. At yun, okay, meron po ako nalimutan. Okay, magtatag po tayo ng chapter ha. Davao del Sur, and yun, this coming March, April 2021, possible pupunta po ako ng tinatawag na Gagayang de Oro to conduct the Grand Catholic Religious Symposium. Yes, Sir Dodi Caliste, as lang ko kung kinsang makaliwat ang naasawa ni Kain. Actually, mga kuno po to niya, mga igsuon na po to niya, Sir Dodi Caliste. Bakit po kasi, ang si Adan at saka si Eva po kasi, nabuhay po sila, umabot po sila ng 900 years old eh. Then pagkatapos sa panahon na yan, ang dami-dami po nilang mga anak, lalaki at babae. Genesis chapter 5 verse 1 to 5. At sa noon, wala pa pong batas na bawal po mag-asawa yung magkapatid or magpinsan. Yan po sa dedicalisti. Okay, yon Sir Paxi Odobo, good evening po. Sir, Sir Nay Forum Unya, lahi po ang Friday. Actually sir, ang bakit nganong unya or bakit mamaya po tayo in-schedule po natin kasi bukas seminar po kasi bukas sir eh. So hindi po tayo nakapag-forum for the whole team po natin sir. So ngayon ko po in-schedule yung forum 7 to 8 p.m. po. Sir Ray. Okay sir, basta pick Sir RJ, mahadlok tungutan mo lagi Sir Marlon. Okay. So yan po, dito lang pumuna po ako, ha? Bukas magre-record po ako kasi ayun 6 to 7 po ako bukas kasi 7 to 8 is yung seminar na po eh. Pagkatapos sa Saturday recorded lang po video yung ipopost po natin pagka Saturday, and pagka Sunday recorded videos, then pagka Monday balik po tayo live, Tuesday balik po tayo live, teka po muna. Monday lang pala. Then pagka Tuesday, so mangyayari po yung mga recorded videos lang po natin yung maipopost po natin until sa Domingo de Gloria. Yan po. Okay, so yun, sa mga nag-order at saka sa mag-attend po ng seminar, yun, open pa rin po until now. And ngayon din po yung deadline, ngayong gabing ito or siguro baka may hahabol, by tomorrow, pwede po. Okay, so pasensya na po mga sir, Genmar Escalante from Molabe sa Buanga del Sur. Good evening, sir. Sir, Sir Jerome Lokite. Yes, sir, good evening po. So, yun, sir, nakapagawas na diyan sa Silver Jewel sa mental. Nakagawas na diyan.
buing. So inimpisan po natin yung program po natin, dasal, tatapusin po natin ito sa pamamagitan po na sa inyo, mini Patri et Filii et Spiritui Sancti. Amen. Ave Maria Gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui Iesus. Santa Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostri. Amen. O Mary conceived without sin, pray for us who have recourse to thee, and for all who do not have recourse to the special admissions, and all those recommended to thee. Amen. In nomine Patri et Filii et Spiritui Sancti. Amen. Okay, aha. Utos ni Kristo ng mga apos. Eh bakit po ba? Bakit po nila uutusan sa panahon nila? Sa panahon nila is persecuted po sila. Mr. Katoliko, talagang chulukoy ka talaga. Ikaw lang yung tinatawag na Katoliko na chulukoy. Bakit? Kasi magnagsasabi na hindi iniintindi kung ano yung sinasabi. Okay, yes, Sir Arnel Lisonda, di natuganahan mo balik tong nisulod gabi ikay gituok. Okay, saka lang po na bang persa. Ay, mga sir ha, mamaya magsasend po ako ng ano sa GC. Yun, antayin lang po ako yung sandali kasi i-open ko pa yung Zoom eh. Okay, saka lang po na bang persa ng TV Apulia Puntor Gomit na pinangunahan po, Andalay Catholic, Apologies International, sa mga kasamahan ko po sa LCH, sa lahat po ng mga katoy kung sumusubaybay, sumusuporta at tumutulong sa programa pong ito, ito po niya lingkod at kapatid sa pananampalatayang Katolika Sir R. Joseno, pansamantala magpapaalam po sa inyong magsasabing Ecclesiam Servire et Fidem Catholicam Defendere. Magandang gabi po siyang lahat. Ave Maria, Viva Christ Rey.